January 15 today. So, tagal kong hindi nag-vlog kasi na-busy. And then, pagbalik namin dito sa Canada. By the way, guys, andito na ulit kami sa Canada. And, dumating kami dito January... Anong araw na ba yun? January 2 ng gabi. Tapos, wala pa akong pasok nung weekends. And then, January 6, nag-start na akong pumasok ulit. So, yun nga guys. Andito na kami ngayon. We're back. And, we're back sa malamig na lugar. Kasi diba sa Philippines, sobrang init naman. Dito naman, sobrang lamig. So, ang temperature pala ngayon guys is minus 43 yata. So, minus 43, kasama dun yung wind chill. And then, ganun na yung weather since yesterday. Tapos, walang pasok yung mga school bus kasi automatic pag minus 45 na, wala nang pasok yung mga bus nga sa school. So, depende na lang sa magulang kung papapasukin nila yung mga kids nila. Pero, yun, wala nang maghatid sundo. So, mga parents na lang. And si Rivi kahapon pumasok siya. Tapos ngayon, hindi ko na lang pinapasok kasi nga, mas malamig today. And I think, mas lalamig pa tomorrow kasi magma-minus 50 yata. Plus wind chill. So, yun. Wala na naman pasok yung mga school bus. And then, depende na lang din sa magulang kung papasok or hindi. So, anyway. Mag-update lang ako kung ano yung bago dito sa amin. So, nung mga previous vlogs ko, nakita niyo yung mga hauls ko, yung mga nabili ko sa Changian, sa SM, and then mga iba't ibang mga items. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga nadala ko dito sa Canada. And by the way, guys, ayan pala si Ravy. Ravy, say hi! 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 Ayan, pinagupitan ko rin siya, guys, ng buhok. So, mga ano lang, shoulder length na yung hair niya. Tapos, first thing na bago dito sa amin, kung mapapansin nyo, etong carpet. Dati, gray color siya. So, ngayon, tinerno ko siya dito sa carpet namin doon sa sala. And then, different design pero same color. So, ayan, ganyan. And then, syempre, ang walang pinag-iba yung kalat. Kasi sobrang kalat pa rin ni Rivi. Ayan, ang gulo-gulo ng bahay. Lahat ng toys niya nakakalat. Tapos, ito nadala namin to. From Pinas to, guys. Si SpongeBob sa SM namin binili. This one is from SpongeBob din. Gift ni Ate kay Rivi. So, sa Changian namin binili yan. And ito, SM, si Mickey Mouse. So, yan. Madaming mga bago sa toys ni Rivi. And, pasensya na guys sa kalat yung gamit ko yan. So, ito yung isa sa mga bago dito. Nadala ko galing Pinas. So, ito from Shopee. Itong organizer na to. Isa lang yung binili ko. Dapat pala dalawa kasi maliit nga lang siya. So, ayan yung itsura niya. Itong mga to, yung mga snacks dyan galing Pinas yan. Ito, polvoron, classic, and then cookies and cream na flavor. Tapos yung otap, galing Pinas din yan. Ito dito na to binili. Tapos yung Coco Crunch, Pinas din yan. And then favorite snack ko yung ice gem and then jelly is ni Ravy. So eto, nabili ko sa SM Department Store. Kasi wala kaming ganito, wala akong makitang ganitong lalagyan dito sa Canada. So bumili ako from Pinas. Kaya lang, walang ibang color, kaya green na lang ang nakuha ko. Tapos, nagluluto pala ako, guys. It's already 5:30 na. So, pumasok ako kanina. And then, ngayon, nagluluto na ako ng dinner. Ayan, adobo yung niluluto ko kasi para makakain si Ravy. Tapos, naglaga ako ng egg para i-pair up dito sa adobo. And then, eto pala, guys, yung mga pots and pans ko na bago. So, kakagamit ko lang nitong mga to. Ayan.
This is Starfleet na brand, yung Starfleet the Rock. So far maganda siya and talagang iniingatan ko kasi nga yung mga non-stick ko na pots and pans, ang dami ng gasgas. Kaya etong mga bago kong pots and pans, talagang iniingatan ko na siya. So ang ginagamit ko, itong silicone na sandok. Tapos meron din akong itong silicone na spatula. So yan, pag nagluluto ako ng egg, yan yung ginagamit ko. And then, eto, pakita ko sa inyo pala guys, yung mga snacks na nadala ko dito or yung mga foods na nadala ko dito sa Canada. So, eto, ang pinakamadami kong nadala yung mga spices or yung mga mix-mix. Tulad na itong sinigang mix. Kasi mahal to dito guys, kaya ang dami kong binili. Siguro tig sa 10 ganito. Tapos, etong chicken and corn na Noor soup. Tapos, meron din akong Nido Oriental. Hindi ako bumili ng crab and corn kasi hindi na kami masyado sa crab and corn. So, mas gusto ni Ivar yung chicken and corn. Kaya yun yung binili ko. And then, yung mga Noor cubes. Chicken, beef, and then pork. Tapos, etong Reno or Rino. 5 can. Kasi yung ganyan dito guys, hindi ko bet yung lasa. Hindi masarap. So, iba pa rin yung galing Pinas, kaya bumili na ako ng 5. And then, matagal naman expiration yan. So, lahat ito, tinitingnan ko syempre yung expiration date. So far, matagal naman yung mga expiry date nila. Tapos, Ligo, kasi mahal din ang Ligo dito. And then, 5 to, eh, alam ko, binaw na siguro ni Ivar yung isang Ligo. And then, Delimundo na corned beef, garlic and chili, tapos Argentina corned beef. So, ayan. And then, meron din akong Pure Foods na corned beef. Tapos, etong Energen ko. Bumili ako ng 3 pack nito. So, isang pack pa lang yung nabuksan ko. And then, Milo for Kuya. And then, mahal din itong Nescafe. Kaya bumili ako ng 1 pack. Eto, luma pa tong Nescafe coffee na to eh. Nung last year ko pa binili yan dito. So, meron pa kami 1 pack. Tinago ko muna. And then, syempre, ang aking Nesty Milk Tea. Ang flavor is Winter Melon. Ayan. So, lahat ng mga mahal dito, guys, bumili ako sa Pinas. Kasi nga, syempre, para makatipid, tipid tips, syempre, diba? So, eto, Lapas Batchoy. Ayan, bumili din ako sa Pinas niyan. And then, eto yung lalagyan ng spoon and fork ni Kuya. Tapos, kung makikita nyo guys, merong cup noodles dito na Lucky Me. Ang flavor niya is chili mansi. 3 lang yung ano ko, yung nabili ko. Kaya, ayan, paubos na siya. Kasi, madalas yan yung kinakain ni, ano, ni Kuya ngayon. So, anyway, so far, yun yung mga bagong foods or yun yung mga dadala ko na food dito sa Pinas. And, konti nga lang siya, guys. Akala ko kasi sobrang dami na nabili ko. Konti lang pala. So, yan lang. Not much. And, eto. Ayan, o. Choco Kiss. Choconut. Then, yung copy ko na candy. So, paubos na yung mga snacks namin galing Pilipinas. Kaya, yun. Yes, baby. Mag-drawing ka lang dyan. Habang nagluludo si mommy. And then, eto from Goldilocks. So, pambaon-baon namin or pag mga nagutom, ganun, may mga instant na ulam. So, meron dinuguan. Binaon ko kanina yung beef caldereta. Masarap naman siya, guys. So, next na uwi namin, yan, dadamihan ko yung bili ko ng mga ganitong ulam. Bicol Express, 3. Tapos yan. Itong dinuguan, mga 6 yata ito. Kaya lang 3 na lang natira kasi binuksan na nga namin. So, yun lang guys. Yun lang ang ating mga nabili sa Pinas na mga pagkain. And eto, hindi ko pa siya nagamit. Pinakita ko na siya sa haul ko, dun sa Shopee haul ko. Ayan. Hindi ko pa siya na-assemble. So, by this week siguro ayusin ko yan. And, yun. Tapusin ko lang muna to guys kasi maubos na yung sabaw ng aking chicken. Okay guys, so hindi ko na kayo nabalikan. Pasensya naman. Kasi medyo nabisi na kanina. And
sinundo namin si Kuya sa school. So, hindi na ako nakapag-vlog ulit after noon. And, nandito na ako sa kwarto kasi medyo sleepy na rin. It's 9:51 na ng gabi. So, ayan, yung background natin. Ito yung pala yung nabili ko sa Changgian. 400. Yung pillowcase. So, ayan, may Hello Kitty na print lang siya. So, yun lang. Medyo maiksi lang yung vlog natin for now, guys, ha? Kasi, in-update ko lang kayo ng mga bago. Kung ano yung bago dito sa amin nung simula nung bumalik kami dito sa Canada. So, hindi naman ganun karami, pero yun nga, at least kahit papano update ko kayo. Anyway, hopefully makapag-vlog ako this weekend kasi wala na akong reserve vlogs. So, gusto ko naman kahit papano makapag-update ako ng mga video calls and makapag-upload twice a week. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you guys on my next vlog. Bye!